Duterte! Duterte! Baka batuhin niyo ako dito, mga tol, ha? Duterte pa more! Pagka ginawa niyo yan, tanga na talaga kayo. Katangahan na talaga yan. Kasi talagang sa mga nangyayari sa ngayon, kitang-kita na po natin ang napakalaking pagkakamali sa kasaysayan po ng Pilipinas. Napakaraming buhay po ang bigla pong nawala dahil sa walang kwentang war on drugs nito pong si Rodrigo Duterte. At kanina po, diyan po sa nangyayaring Quad Committee hearing sa House of Representatives, kinumpirma na po talaga ng mga witness diyan po bilang tumatayong resource person na ito pong si Rodrigo Duterte ay may kinalaman po talaga doon po sa pagpatay, planadong pagpatay dito po sa tatlong Chinese drug lord. At para hindi na po natin patagalin pa yan, pakinggan po natin yung naging hearing kanina sa House of Representatives kaugnay po ng pagkumpirma partikular ni Colonel Padilla at nung isa pong participants, yung mismong sumaksak doon po sa tatlong Chinese drug lord. Ito po, pakinggan po natin ito, mga tol. Ito po yung pagpapatuloy lang po sa aking pagtatanong nung nakaraan na hearing dito sa House of Representatives. Ito pong tanong ko para kay Tata. Tata, para sa inyo po ito. Kumusta po kayo? Tata, kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Pwede mong pakilis po yung ano mo para marinig namin maayos yung salita nyo. Mabuti naman po, Your Honor. Thank you. Tata, pwede bang pakibasa mo ulit yung number 28? 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata. Komsek, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29 and 30. By the way, sa kaalaman po ng lahat, ha? Ito pong si alias Tata, persons deprived of liberty po ito. Siya po yung isa sa sumaksak doon po sa tatlong Chinese. Kasi dalawa po sila na pumatay eh. Ang nangyari po kasi doon, ibinartolina sila, magkakasama sila doon, at doon na po nila isinagawa yung karumal-dumal na krimen. Pinatay, planado po ito, ito pong tatlong Chinese drug lord. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko lang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla. Ay, si number 29 po. Number 29 po to. Sige po. Tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinupaang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po.
pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang ginugahan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa iyong salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo ang lahat na ito ang nagsabi, ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, mayroon akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating Presidente ang pinagtatawag nyo o may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyo ang telepono? During that time, I have my cell phone, Your Honor, Mr. Chair. Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong pagtawag nung nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, Mr. Chairman, yun lang po ang gusto kong malinawan at least. Last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Okay, malinaw po yung nadinig natin. Ano? Ngayon, syempre, it doesn't mean na totoo agad yung sinasabi po nung dalawa. Pero kitang-kita naman natin na hindi naman siguro ilalagay ng mga ito ang kanilang kaligtasan sa alanganin kung hindi po totoo ang kanilang sinasabi. Ngayon, anong tanong dito ang susunod? Meron bang maging dapat pananagutan si Rodrigo Duterte sa nadinig po natin na ito sa mga witness? Ako, I believe, ako po ay hindi abogado pero ako po ay naniniwala na meron po siyang pananagutan dito. Kasi kapag ka ang isang pagpatay ay planado, yan po ay tinatawag na evident premeditation. Qualifying circumstance po ito na ang isang pagpatay ay magka-qualify o magiging murder na, na may kaparusang reklusyon perpetua. At sa evident premeditation, inherent po ang tinatawag na conspiracy. Ano po ba ang conspiracy? Ito po yung simply stated, the act of one is the act of all. Kung ano ang ginawa po ng isa, ay ginawa na rin po ng lahat. Pero kung titingnan po natin ang legal na konteksto nito, na mababasa po natin sa ating revised penal code, Article 8, nakalagay po doon ang mga sumusunod. Sige, basahin ko po sa inyo for our reference. Kasi hindi po tayo abogado eh, kaya dapat pag nagbabasa po tayo ng batas, eh dapat meron po tayong pinagbabasihan. Sabi po dito, Article 8, a conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. Now, meron bang agreement na nangyari dito? Hindi natin alam. Kaya nga, this is a matter of question kung totoo ba to o hindi. Kung may agreement, hindi po natin alam. But meron pong confirmation na mismong nadinig po natin sa sinambit po ng dalawang testigo.
na ang tumawag daw po sa kanila o doon kay Colonel Padilla ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ano yung confirmation na ito? By saying, job well done. Kaso, ginawan yung dinuguan. Something like that. Makikita nyo doon mga tol na ang pahayag na yon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung totoo, ay magpapakita na meron siyang kinalaman doon po sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. At hindi mo i-congratulate ang isang taong gumawa ng isang maling bagay kung ito ay hindi mo pinapahintulutan. Lalong-lalo na, nung mga panahon na yon, siya po ay presidente ng Pilipinas. At hindi po tama sa presidente ng Pilipinas na siya ay lalabag sa batas ang pagpatay sa sinumang Pilipino. Inutos mo man yan o hindi, pero pinahintulutan mo, yun po ay hindi tama. You are the president. Ikaw ang unang-unang ine-expect ng sambayanang Pilipino na susunod sa batas at magpapatupad nito. At doon sasabihin mo sa mga taong may kinalaman sa pagpatay doon sa tatlong Chinese drug lord na congrats, job well done. Ano ang ibig sabihin nun? Ngayon, kung responsibility and accountability ang pag-uusapan po natin dito, naniniwala ako na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dapat papanagutin sa Article 248 ng ating revised penal code. Ano po yon? Murder. Again, balikan po natin ang ating kodigo at basahin po natin kung ano ang sinasaad po ng Article 248 ng ating revised penal code. Sabi po dito, murder, any person who not falling within the provisions of Article 246 shall kill another. By the way, yung Article 246 ay homicide. Shall be guilty of murder and shall be punished by reclusion temporal in its maximum period to death. Pero wala na po tayong parusang kamatayan by Operation of Republic Act 9346 prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. If committed with any of the following attendant circumstances. Napakarami po ng mga circumstances that qualifies killing to murder. Pero ang nakikita po natin doon sa narinig natin na pagsasalita po ng mga resource person na ito ay yung tinatawag po na evident premeditation. Ano po? Sa paragraph 5 po, nito pong Article 248, nakalagay po ang evident premeditation. Sa madaling paliwanag, ang evident premeditation po, ito po yung pinagplanuhan mo ang pagpatay sa tao. At kung babalikan po natin ang hearing na ito, partikular sa mga nakaraang mga hearing din po, maririnig po natin doon ang mga plano na ginawa. Sa aking pagkakaalala, subukan ko po ah, may tumawag sa mga opisyales na ito na dapat ang Chinese drug lord na ito ay patayin. Sinabihan pa nga si Colonel Padilla na wala kang magagawa kung hindi sumunod lamang. Otherwise, malalagay ang iyong buhay sa alanganin kasama ng iyong pamilya. Kaya ang nangyari, ito po ay inilipat partikular dito po sa Davao Penal Colony. At pagdating po sa Davao Penal Colony, binuo po ang plano at ang plano po na ito ay ipasok sa Bartolina ang tatlong Chinese drug lord. Pero siyempre, hindi naman mangyayaring maipapasok mo sa Bartolina agad-agad ang persons deprived of liberty kung wala po itong naging paglabag sa internal rules diyan po sa Bureau of Corrections para sa mga persons deprived of liberty. Kaya ginawan po nila ito ng kaparaanan at ganun nga po ang nangyari. Meron daw pong nalabag na rules ang PDL ng mga ito at doon ay kanila pong ipapasok na sa Bartolina.
Nung una, ayaw pong pumasok ng tatlong Chinese nationals na ito. Kasi nakikita nga po nila na meron pong iba pang mga PDL na nakaloob na doon sa loob ng Bartolina. Yun po yung nakita po natin na dalawang pumatay sa kanila kinalaunan. Para makumbinsi ang tatlong Chinese national na ito, ang ginawa po ng mga opisyales ng penal colony na yon ay inilabas muna nila pansamantala yung dalawang Pilipino. At doon, pumasok na po ito pong tatlong Chinese national. At na makapasok na po ito, ay saka naman nila ipinasok yung dalawang Pilipino. Hindi kaagad nangyari ang pagpatay sapagkat sabi nga po ng mga witness na ito, pinatapos muna nilang kumain itong tatlong Chinese drug lord. At nung ito po ay nakakain na, ay doon na po nila isinagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa pamamagitan po ng patalim, ito po ay kanilang pinagsasaksak. At ayon nga po sa pumatay, medyo nahirapan po silang patayin ang isa sa mga ito dahil malaking tao po. Kinakailangan ng paulit-ulit na pagsaksak para tuluyang matumba at mapatay ang tatlong Chinese national or drug lords na ito. Doon, after nga po noon, ay nagkaroon na ng pag-alerto sa mga guards at sila po ay inutusan na ilabas ang kanilang mga kamay, itapon ang mga patalim na kanilang ginamit at ilabas ang kanilang mga kamay para po marahil mapusasan, ma-secure ang kanilang galaw. At pinalabas po ng pamunuan ng Davao Penal Colony na yan, na yan po ay ordinaryong pagpatay lamang. Sila po ay umamin sa kasong homicide na ang kaparusahan ay di hamak na mababa. Kasi kung pag-aaralan po natin ang kaparusahan ng murder kumpara sa homicide, ang murder po ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 araw at isang 20 taon at isang araw hanggang 40 taon. Samantala ang homicide ay may kaparusahan pong reclusion temporal na may pagkakakulong na 12 years and 1 day to 20 years. And considering that they pleaded guilty doon po sa nagawa po nilang krimen na ang isinampa ay homicide, ang effect po nito ay 1 degree lower. Kasi mitigating circumstances po ito, kung hindi man 1 degree lower, 1 period lower. Kaya lumalabas ngayon sa ating naging pagdinig, nakitang pagdinig na matatapos na rin naman nilang iserve yung kanilang kaparusahan para doon sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. Pero mali ang naging proseso sa lahat ng mga ito. Kasi kitang-kita po natin dito na murder ang nangyari. At sa murder na ito, hindi lamang itong dalawang persons deprived of liberty ang dapat papanagutin. Dito hindi natin pinag-uusapan ang status ng taong pinatay. Wala tayong pakialam diyan kung yan ba ay drug lord o hindi. Ang pakialam po natin dito ay kung ano ang tama at dapat na naaayon po sa ating batas. Hindi po binibigyan ng anumang lisensya ang sinumang mga Pilipino, kahit ikaw po ay presidente ng Pilipinas, para magpapatay, lalong-lalo na ng kapwa mo Pilipino. But in this case, tatlong Chinese national. Ganun pa man, kahit iba po ang lahi ng mga yan at drug lords po yan, ang pagpatay po sa kanila ay hindi po tama. Ito po ay kasalanan sa batas. At dapat pagbayaran po ito ng lahat ng mga taong sangkot. Tandaan po natin, except for these two convicted criminal, ano? Yung pumatay mismo sa kanila. Kasi meron po tayong provision sa ating konstitusyon na double jeopardy. At hindi na sila pwedeng sampahan pa ng panibagong kasong murder dahil nga po napagsilbihan na nila for that same circumstance yung kasong homicide. Pero ito pong mga natitira pang mga taong maaaring sangkot dito, dapat masampahan po ito ng kaso. Pwede ba itong sampahan pa ng kaso sa kasalukuyan? E nangyari 6 years ago mahigit? Pwede po. Kasi alam po ninyo, kung babasahin din po natin muli ito pong article o itong revised penal code, sa article 97 po nito or 89 kung hindi ako nagkakamali, tingnan po natin. Nakasaad po dito ang mga sumusunod. Prescription of crime, article 90, I'm sorry.
Nakalagay po dito ang mga krimen na may kaparusahang reklusyon perpetua. O, yun na lamang po ang binanggit ko, ha, ay to be prescribed in 20 years. Ano po ang ibig sabihin nun? Ganito po, para mas maunawaan ninyo mga tol. Lahat ng krimen na merong kaparusahang 20 years and 1 day to 40 years, meron pong karapatan ang Estado na i-prosecute po ito sa loob po ng 20 taon. At ang 20 taon po na ito ay magsisimula lamang, syempre, mula doon sa pangyayari ng krimen, at kung hindi naman ito kagad na discover, ay mula sa panahon ng pagkakadiscover po dito. But in this case, alam naman natin na ito po ay nangyari talaga noong 2016. Kaya kung bibilangin po natin ang taon, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, eh 8 taon pa lamang po ang lumilipas. Meron pa pong 12 taon ang ating Estado para i-prosecute ang mga taong sangkot dito. Ngunit naniniwala ako na hindi na po kailangan paabutin pa ng 20 taon. Sapat na ang mga nakikita po natin ngayon at sana maglagak ng mga kaukulang ebidensya ang mga ito sa mga taong maaaring responsable dito. And a crime of murder ay dapat maisampa sa lahat ng mga ito, partikular sa nag-utos dito sa 2 PDL na patayin yung 3 Chinese drug lords. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig dito po sa hearing na ito na nangyari karina. Sa ating isang live streaming, ongoing po yung hearing. Ha? Minomonitor po natin yung sa Top 1 Bravo. Okay, dito, late na po ito, kaya pakinggan po natin. Thank you, Congressman Gonzales. Before we acknowledge yung the next interpellator, let me just hello, Mami, recognize best friend, the members who are present in this committee hearing. Congressman Roberto Y. Puno, Congresswoman Arlene Brosas, Congressman Jefferson Conghun, Congresswoman Midi Cua, Congressman Joboy Aquino, and Congressman Bambi Amano. Welcome to the committee hearing. Now, the next interpellator is Congressman Paulo Ortega V. I'm sorry, Congressman Ernix Junicio. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Actually, nung binabasa ko yung mga affidavit ni Colonel Padilla, nakakagulat at nakakagimbal. Pero sir, ay salute and applaud ang sinumpa niyong salaysay na medyo mabibigat po yung mga nabasa ko rito ngayon. Colonel Padilla, if I may ask, ito po bang sinumpa ang salaysay ninyo is sinabi niyo at with your own free will na talaga pong nangyari at experience niyong personal? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Eh mo, Colonel Padilla, nakakagulat kasi nung sa unang affidavit na nilabas ninyo na isang inmate na si Jimmy Fortaleza pa ang nagpasa ng isang cellphone para makausap nyo si Colonel Garma. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Sir Chair. Alam mo, nakakagulat din na ang isang inmate nasa piitan may sariling cellphone. Marahil nangyayari yung mga ganun sa ibang pagkakataon, pero para ang isang used to be a CIDG officer, hindi ko kilala personal pa, si Colonel Garman na nakalagay sa inyong affidavit o sinumpa ang salaysay, ay tumatawag si isang inmate para makausap, ang din kayo po ay Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Sir Chair. Very disconcerting, Your Honor. But bagamat ganon, ito ang mga sinumpaan sa laysay na nangyari in tunay. At doon sa supplemental affidavit na aking nabasa na nabanggit din ni SDS na pati ang ating Pangulo na tumawag sa inyo na nakakagimbal na may nakalagay pa na ginawang dinuguan. Totoo po ba yun?
according to the voice, Your Honor, Mr. Chair, as I heard. Having said that, Your Honor, ulitin ko lang po that I really applaud and salute you, sir, na ang mga binitiwan yung salita ay galing sa inyong sariling eksperyensya na walang pumilit sa inyo. At nakikita ko rin sa inyong affidavit na marami kayong, it is given na kakatakutan ninyo ang sitwasyon o safety ng inyong sarili at pamilya. Kaya sa aking maliit na kaparaanan, Ginoong Tagapangulo, nais ko pong imungkahi na marekomenda natin na mabigyan ng immunity ang sinumpaang saraysay ni Colonel Gerardo Padilla upang mabigyan naman siya ng karapat-dapat na proteksyon at mainganyo rin natin ang ibang witnesses at mga resource persons natin ngayon na magsabi ng katotohanan. At lumabas talaga ang totoo na huwag po kayong matakot at naririto po ang Congress, ang mga kongresista para bigyan po kayo ng suporta at lumabas ang katotohanan po. Thank you, Congressman Junicio. Doon sa iyong mungkahi na bigyan ng immunity ang ating witness, iyan po sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng ating committee kasama po ang Department of Justice. At the appropriate time, iyan po ay ilalabas po natin aprobahan po ang inyong mungkahi. Maraming salamat, Congressman Junicio. Thank you, Mr. Chair. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega, the fifth. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Na yung magbigay tayo amin. A few questions, additional questions, because I had the chance to interpolate. Oh, by the way, before I forget, si Harry Roque, contempt na naman po. At inuutusan po ang House of Representatives, inuutusan po ng House of Representatives ang kanilang Sergeant of Arms na ipatupad ang order of arrest para dito. At saka syempre, ikulong po ito sa premises ng House of Representatives o sa detention ng House of Representatives. Mr. Witness already. Mr. Chair, Mr. Witness, kayo po ay na-appoint po nung time ng Pangulong Benigno Aquino, di ba po ba? No, Your Honor, Mr. Chair. Anong time po kayo na-appoint? I entered the prison service since 1983 and I rose from the rank, Your Honor. Sino po ang presidente nung panahon na yun? I think during the time of then President Erap Estrada. Okay, sir. So, wala po kayong utang na loob sa... Kung 1983, si dating Pangulong Marcos Sr. O baka, pero hindi naman siguro ako nagkamali sa pandinig. 1983 talaga yung sinabi niya, tapos inulit niya pa. 83. O, si dating Pangulong Marcos Sr. yon. Past administration. Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Ngunit alam po natin na kahit po tayo'y walang utang na loob, kailangan po natin sumunod sa orders ng mga nakakataas. Hindi po ba, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Alam ko po, Mr. Chair, Mr. Witness, na hindi po kayo pabor sa mga nangyayaring drug war at EJK nung panahon ng dating administrasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. So kahit na nangyayari po yung mga sa mga oras na yon at nangyayari po yung pagpatay at nangyayari po yung pagpatay, sigurado po ako you were under a lot of stress. Tama po ba ako,
Mr. Chair. Yes, Mr. Your Honor, Mr. Chair. Dahil po dito, Mr. Chair, Mr. Witness, to wrap up, nakatanggap po ba kayo ng mga threats? O threats, nakatanggap po ba ng threats ang inyong pamilya, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Okay. Thank you, Congressman Ortega. Bago po natin tawagin yung susunod na interpolator, mayroon lang ho akong interjection konti. Colonel Superintendent Padilla, dun sa una mong affidavit, binanggit mo si former PCSO head, no? General Manager Ms. Rowena Garma. Tama po ba 'yon? Yes po. Yun dun sa una mong affidavit. Okay. Now dun sa pagbanggit mo sa kanya, anyways, pagkakasabi mo do. Ito naman ay nagpapatuloy po sa House Committee o House Quad Committee diyan po sa House of Representatives. Kaya ipagpatuloy na lamang po natin yung pagsubaybay doon po sa live ngayon at diniscuss lamang po natin yung possibility na makasuhan itong si Rodrigo Duterte for a crime of murder. Kaya hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa 646 watching from Facebook and YouTube. At sana patuloy lamang po nating suportahan ng ating gobyerno at lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.